Matapos ang matagumpay na second tune-up game ng Philippine National Women's Volleyball Team sa kanilang Brazil training camp, and na-feature pa ang husay ng mga Pinay sa National TV ng Brazil. Women's team na ibalita ang tune-up game kontra Sorocaba sa Brazil TV. Isang player ng San Caetano may pahabol na komento sa Koponan. Pero bago yan mga ka-Vheadz, mag-subscribe ka na sa aking channel at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Big win ang nasungkit ng ating Koponan sa kanilang friendly match kontra Brazil Superliga Series C bronze medalist na si Sorocaba. Na-sweep nga ng team ang Sorocaba in 5 sets, 25-13, 25-19, 25-18, 25-17, at 15-7. Bumida nga dito ang ilang players tulad na Cez Molina, Jaja Santiago, at Mylin Paat na umiscore lahat ng double digits. At isang karangalan nga na ma-feature ang kanilang husay sa isang balita mula sa isang Brazil television channel. Bukod doon, sinabaybayan rin talaga ng mga local fans mula Sorocaba ang nasabing friendly match at mukhang napuno pa nga ang venue. Napanood sa nasabing balita ang ilang highlights ng game tulad ng monster block ni Molina, pagka-block kay Jaja, monster attack ni Jema Galanza, off the block hit ni Cez Molina, isang atake mula kay Santiago at isang block. Balik naman sa naunang tune-up game ng Pilipinas kung saan natalo sila kontra San Caetano, nagkomento ang Caetano spiker na si Alin Mossman sa naging performance ng Philippine team. Ayon sa post ng Valley Trails, narito ang pahayag ni Mossman. "I think we were new to them. At first, they didn't know what they were doing. And as the game went on, it evolved and they won the fourth set. I thought it was a good team, with the players that since the warm-up have already shown what they can play. But one thing I observed is that they drop a lot of errors and we're kinda unstable. It is a team that is evolving and certainly in the next games will surprise." Medyo naging watak nga talaga ang performance noon ng Koponan dahil first time nilang naglaro as a team. Nag-commit rin ng total of 40 unforced errors ang Pilipinas sa loob lang ng 5-set match. Ayon naman kay Mossman, sina Jaja Santiago at dalawang liberos na sina Kath Arado at Don Macandili ang dapat bantayan sa team. Umiscore si Jaja noon ng 7 points at nagpakita na magandang floor defense ang ating liberos. Ayon pa kay Mossman, pinatunayan ni Arado na isa siyang active player at tila isang warrior. Habang matatandaan naman na dati na ring hinangaan si Jaja Santiago ng isang San Caetano player na si Giulia Diaz. Tila pahiwatig na interesado talaga ang Brazil sa pagkuha kay Jaja bilang import. So there you have it mga ka-Vheadz. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos.